Alam mo kung gano'ng ka-importante kay Porsche yung Excelsium, di ba? Papakita ko sa'yo kung anong ginawa ng pamilya mo sa dati kong bar. Sabihin mo nga sa kapatid mo na hindi ko papalagpasin yung pinagagagawa niya sa akin. Di ba nga, kapatid ko lang siya sa ina. Sister na nga kita eh. Siguro naman, di kayo nagtututukan ng kutsilyo ng mga bago mong kapatid, no? Anong ginagawa mo dito? Nagandahan lang ako dun sa mga nakadisplay. Franco, yung anak mo sa labas nang kiimbestiga. Nakita niya yung mga ebidensya nung nasagasaan ko si Inyo. Walang makakaalam na ikaw ang nakasagasa dun sa bata. Dadabalitaan niyo yung nangyari kay Dwight? Dapat sa'yo mabulok sa kulungan. Dali niyo na! Mas hindi ko naman pinagkaya yung bata eh! Oo naman. Bakit? Nagtataka lang kasi ako eh. Para siya magiging suspect dun sa pagkamatay ng kapatid ni Alex. I-intern lang siya nung nangyari yung hit and run. Hanggang opisina lang siya eh. Imposible siya nag-drive ng van natin papuntang Oriente. Oo ngayon. Dad, maling tao yung inaresto nila. Loyal na empleyado si Dwight ng Excelsium. Dad, kung may magagawa tayo para patunayan hindi siya guilty, di ba dapat ginagawa na natin ngayon? Labas tayo dyan. Dad, tao natin yung si Dwight. Huwag kang makialam. Dati pinagtatakpan mo kayo. Meron ba kaming hindi nalalaman? Dad, sakutin mo yung tanong. Dad, sakutin mo yung tanong ko. Huwag mo gamitin sa akin ang tonong yan, ha? Wala kang karapatang mag-demand ng kahit ano sa akin, anak lang kita. Alis! Alis! Babe, what happened to you? Bigla ka na lang nawala sa mansion. Dito lang ako malapit sa school nila, Jewel. Sabi nung teacher niya, she has a rehearsal for some show, kaya mamaya pa talaga siya uuwi. Okay lang, antayin ko na lang. Mamaya na tayo mag-usap sa bahay, ha? Napapaisip ka na ba na talikuran ng pamilya Tera? Ang ginagawa mo rito? Sinusundan mo ako na. Nag-iisip-isip lang naman ako tulad mo. Disappointed kasi ako na medyo boring yung recent na paghigad ko kay Portia tungkol kasi sa negosyo. Parang kulang. Baka may alam ka tungkol sa personal life niya na pwede kong gamitin. Share mo naman. May alam man ako, hindi ko sasabihin sa'yo. Ang usapan na to, kapatid ko, yung gusto mong taluhin. Speaking of kapatid, nakatawa, no? Mortal na magkaaway tayo, pero pinagdugtong pa ng tanhana. Dahil parehas natin kapatid si Ate Rose. Ano kayang iisipin nun kapag nalaman niya na
may rapist siyang kapatid. Naku! Alagad ba naman yun ang batas? Ano mong pinapatagal mo, Pai? Alam ko naman yung gusto mong gawin. Di ba sarain yung buhay ko? Amira, wala akong pakialam sa sarili ko. Pero sana labas dito yung anak ko. Amira, inosente siya. Inosente nga, malas lang niya. Tatay niya, maniak. Ikaw mag-alala. Tatapos naman na din to eh. Ang tanong lang, ilan kaya sa inyo sa mga tera ang magsasama-sama sa loob ng kulungan? Ross, kumusta yung balita mo? Okay ka na ba? Oo, okay na daw. Sabi nung doktor, pwede ko na daw tanggalin yung sling. Mga pala, Alex. Ako na muna yung magtatanong kay Dwight, ha? Nasesensyahan na lang kita kapag pwede mo na siyang kausapin. Ross, salamat, ha? Siyempre naman. Para kay Ineng. Para kay Ineng. Alex. Hindi ako pumatay sa kapatid mo. Intern lang ako nung nangyari yun. Tsaka hindi nila ako pinapayagang mag-drive kapag out of town. Meron ka bang record kung sino nag-drive nung araw na yun? Hindi kami nagtatago ng record ng ganung katagal. Pero may suspecha ako kung sinong pumatay sa kapatid mo. Si Ma'am Natalie yun, pre. Nos, ano, kaya ba natin gawa ng paraan yung sinabi ni Dwight? Pwede naman, pero Alex, labas na tayo doon. Kailangan yung abogado niya yung makapag-coordinate sa mga pulis. Hindi na loko na. Alam naman natin kung gaano kalakas yung tera sa mga pulis eh. Rose, baka naman ay magawa tayo para mabraso mo yan. Alex, mahirap na eh. Meron tayong mga procedures na kailangan sundin. Meron tayong mga protocols na kailangan sinusunod. Kundi, baka mamaya mas lalo pa tayong magkaroon ng problema. Matakbong oras. Baka mawalang ebidensya ko sa'yo, makikinig Rose. Sorry. Pero kailangan akong maghanap ng ibang paraan. Hustisya para sa kapatid kong pinag-uusapan dito. Nabalitaan ko nga, may naresto para sa hit and run ni Ineng. Yung Dwight Muyot, assistant ni Doc Franco sa Excelsium. Hindi si Dwight na nakasagasa kay Ineng. Si Ma'am Natalie. Meron daw ebidensya si Dwight na magpapatunay sa mga sinasabi niya. Pero wala pa sa kamay ng mga investigador. Agent Lirio, pasensya ka na. Dumating na yung sasakyan na magdadala kayo mo yun sa City Jail. Pwede bang 5 to 10 minutes lang? Tatapusin lang namin yung pinag-uusapan namin.
Hindi po pwede mo. Kami naman makakagalitan. Alex, saglit lang, kakausapin ko lang. Nagsilbi dyan sa mga tera na yan. Kasi gusto ko maging top executive. Pero hindi ako tanga. Hindi ako tanga. Kilala ko ang mga amo ko. Kilala ko ang mga tera. Kaya naman nag-ipon ako ng mga impormasyon na pwede kong magamit kapag nagkalaglaga na. Bakit mo sa akin sinasabi to? Hindi kay Ate Rose. Eh, Amira, kilala mo naman si Rose eh. Dadaan pa yan sa tamang proseso. Hanapan pa ng search warrant, ng mga dokumento. Eh, paano pag napunta na sa kamay ng Terra ebidensya? Sisirain lang nila yon bago pa natin makita. Eh, Amira, kailangan ko yung tulong mo. Ano bang plano mong gawin? Pumunta tayo sa apartment ni Dwight. Doon daw niya tinatago yung ebidensya. Tapos, tayo ang magdala sa PBI. Doon sa mga taong pinagkakatiwalaan ni Rose. Mira, tulungan mo na ako. Isipin mo na lang para kay Ineng to. Mira, tagal ko nang dinadala to. Ito na yung pagkakataon ko para maipaghiganti ang kapatid ko. Amira, pangako. Pag naipakulong natin si Ma'am Natalie, tutulungan kita sa mga plano mong paghihiganti sa mga tera. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Alex? Dahil kapag sumali ka sa plano laban sa mga Crazy Five at mga Tera, wala nang madrasa. Tao ko. Nagplanta na ng ebidensya sa apartment ni Dwight, pero may problema tayo. Ano? Naunahan tayo doon. Nahalugog na yung apartment. Kung ano man yung hinahanap nila, baka nakita na. Hindi ba nila nakita kung sino? Ano daw nakuha? Ano? Kung may hawak yung gagong Dwight na yon na pwedeng magdiin kay Natalie, masisira ang buhay ng asawa ko. Wala lang sa'yo yun. Hoy, Santi, napaalala ko lang sa'yo ha. Laki na ng perang na ibibigay ko sa'yo at hindi biro yun. Pinsan, lahat ng ginawa ko para sa inyo,
kundi dahil para sa pera. Ilang beses na ako muntik matanggal sa serbisyo dahil pinagtakpan ko kayo. Pero tinuloy ko. Alam mo kung bakit? Dahil kapatid ang tingin ko sa'yo. Hindi ko pwedeng pabayaan si Natalie. Alam mo yan. Sa akin ni Dwight yung password niya. Buti na lang nakuha ng bodyguard mo tong tablet sa apartment ni Dwight. Kapag nahanap niya yung tablet, sasabihin ko sa inyo kung nasa nakalagay yung file na magagamit mo laban kay Ma'am Natalie. Na yung binabayaran ng mga tera. Ito mo. Si Chief Santi, andito po. Bayaran talaga yung pulis niya. Ano nga yung sabi ni Dwight? May makikita daw tayong account dyan na pwedeng makatulong para ipakulong si Natalie. Pero nga, Alex. O ito, Cesar Galang. Mga 8 taon ito binabayaran ah. 8 taon na rin simula nung namatay si Ining. Dito na yung hinahanap natin. Yan na yun. Cesar Galang. Excuse me ho. Pwede ho ba magtanong? Kayo ho ba si Cesar Galang? Ako nga po. Sino po kayo? Ako si Alex at si Amira. Meron lang po sana kaming tatanungin sa inyo. Mga polis ba kayo? Hindi ho. Dati ho kami taga Makiling, taga Oyente. Meron po kasi akong kapatid na namatay eh, nasagasaan. Hit and run. 8 taon na nakalipas. Bata? Nasagasaan? Oo, may alam po ba kayo tungkol doon? Totoo na, pinapadala nila ako ng pera para manahimik. Bakit to? Ano nakita nyo? May mga FBI agent po sa labas. Hinahanap po si Ma'am Natalie. Ganta nila ano to? Sinampula mo talaga kami ng pagiging FBI agent mo? Yung ugali mo, Lirio pa rin. Sigurado ako na si Amira ang may pakanan nito. May mga kumikilos na para sa atin. Totoo bang si Ma'am Natalie ang nakasagasa sa kapatid mo? Hindi pwedeng mapunta lang sa wala lahat.